tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos yang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo sa pagkakamit naming ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan. Kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon.
Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko iyong mga bansa, sa'yo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babilonya. Ibibilang ko rin iyong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, iyong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin sa kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat
at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, itong ating misa ng alas 5 ng umaga, ito po ay kahit na ang luwag-luwag, napaka-kabalintunaan, ironiko ito. Itong misa ng alas 5, lalo na pag weekdays, ito yung pinakamaluwag. Pero sa online, ito ang pinakamarami. Ha? Kaya as 12,000, 20,000 live viewers, ibig sabihin nagsisimba. Bakit ganun karami kung dito ang luwag-luwag, pero sa online mass, ang dami. Sapagkat karamihan po sa ganitong oras sa nagsisimba, ay mga kababayan natin sa ibang bansa. Yung mga nasa ibang bansa ho, at hindi lang yung mga papasok sa trabaho at matatanda dito sa Pilipinas, marami po taga-abroad. Kaya nga ho, yung debosyon sa Nazareno ay worldwide ho ito, pang buong mundo. Kasama natin lalo na yung mga kababayan natin sa mga bansang hindi majority Kristiyano. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ng mga teknolohiya na dapat ginagamit natin sa tama at mabuti. Malaking tulong po ito para sa mga kababayan natin sa Middle East, lalo na sa mga bansang hindi Kristiyano. Pero pag sinabi natin Kristiyano, yung mga Pilipino, hindi lang sila OFWs. Sila ay nagiging mga misyonero at misyonera. Sapagkat taglay-taglay nila ang pananampalatayang Kristiyano-Katoliko sa ibang bansa. Ang tanong ay, paano? Paano pa nila na ipapalaganap gayong hindi naman ito Kristiyanong bansa? Nakakatuwa lang po yung mga kababayan natin sa ibang bansa, gagawa't gagawa ng paraan para makapagsimba. Yun nga lang, pag-uwi dito ng Pilipinas, biglang nawawala. Biglang nanghihina na naman. Pero pag nasa ibang bansa, naku po, hahanap ng simbahan yan, magsiserve talaga yan. Pero ang tanong, yung pagiging Kristiyano, napakaganda ng unang pagbasa natin ngayon. Sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad ni Kristo. Ang tanong natin, sino? Paano nagiging Kristiyano? Sapat na ba na tayo ay naniniwala kay Kristo? Ito'y malaking bagay. Sabi nga ni Kristo sa ating ebanghelyo, sapagkat sino man ang naniniwala sa akin ay bahagi ng aking kawan. Sila ang aking mga tupa na inaalagaan. Sila ay nakikinig sa akin. Naniniwala sa akin. Kristiyano. At sabi sa unang pagbasa, ang daming naniwala sa pagpapahayag na ginawa ng mga alagad. Pati sa mga Grego. Umikot ang mga alagad ni Kristo upang ipahayag ang mabuting balita, upang binyagan sila at maging Kristiyano. Pero mga kapatid, huwag kalilimutan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa ating tama at mabuting ginagawa. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Paano siya paniniwalaan? Sa kanyang paggawa. Sa kanyang mga mabubuting ginagawa. Doon sa paniniwalaan na siya at ang Ama ay iisa. Sapagkat ang lahat ng ginagawa niya ay ang turo ng Ama. Kaya ito'y magandang paalala sa atin araw-araw. Maging Kristiyano tayo, tawagin tayong Kristiyano, saan ka mang mapunta.
maging Kristiyano ka hindi lang sa pananampalataya, higit sa lahat, sa mabuti mong ginagawa. Kaya nakakalungkot marinig, yan ba ang Kristiyano? Magaling manloko? Yan ba ang Kristiyano? Ang galing mong mang-away, manira, manlamang, mandaya. Yan ba ang Kristiyano? Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang mga kapatid nating Kristiyano na dumadaan sa pangaapi, pananakit, dahil sa kanilang pananampalataya. At ipagdasal po natin sa misang ito na sana araw-araw sa ating mabubuting ginagawa kasama ang ating pananampalataya, tunay tayong tawaging mabubuting tao at tunay na Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Ang ating pong itutugon, banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maaakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ng kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akay ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din po natin ang mga kababayan natin nagtatrabaho, naninirahan sa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, ang mga Pilipinong Kristiyano Katolikong naglilingkod sa simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ipagdasal natin ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga nakabilanggo at katutubo, at ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at sakuna sa ating bansa. Ama naming maawain, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito.
mula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang tingalay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming ilin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo po ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Atanasio, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Lundi ang pastulan, do'y himlay. Malinaw na batis, pamatid uhaw sa tamang landas, ako'y babanagan kay tapat niya sa akin ang Panginoon. Ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Dilim at panganib, siya ang papawid. Bisig niya't kapit, tatag ng dibdib, ahangain niya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang pasasalamat ng Simbahan ng Quiapo, hindi lang po sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Hindi lang po yung mga binibigay ninyong kontribusyon sa misa, kundi sa inyo pong mga nagpapadala ng tulong pinansyal sa ating opisina, yung mga material na binibigay ninyong tulong, katulad po ng bigas, delata noodles, kape, tubig. Kayo po dito sa Pilipinas, sa mga galing pa sa malalayong probinsya at sa mga nasa ibang bansa. Lahat pong yan ay aming labis na pinagpapasalamat. Yung ating pong every Thursday ay Thursday feeding program. Dumadami ng dumadami ang ating napapakaing homeless, street people, dahil sa inyong binibigay na tulong. Sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan, pangangailangan, maging tunay tayong Kristiyano sa pananampalataya at sa mabuting ginagawa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.